Hello guys, this is JN and welcome sa aking channel. Sa video ito, isasabay ko kayo sa araw ng pagbiyahe ko mula Pinas hanggang dito sa India. Kung interesado ka, halika, sabayan niyo ako sa pagbiyahe ko pupunta dito sa India. So ngayon, nandito na ako sa airport. And katatapos ko lang magbayad ng travel tax. And yung travel tax as of ngayon is 1,650. And now, time check, it's only 12:35. And yung flight ko is 6:30 a.m. Waiting for check-in. Kunti pa lang yung tao. Kita ko. And by the way guys, ang airline ko pala is AirAsia kasi siya yung pinakamura. And ngayon, hihintay lang ako for the check-in counter. And I'm so sleepy. Hello! So, andito na ako ngayon sa boarding gate ko. Naghihintay lang ng boarding. Now, it's 4:05 in the morning and yung flight ko is 6:30 in the morning. So, i-update ko lang para hindi ko makalimutan kung ano yung tinanong sa akin sa immigration. Pinasend ko yung passport ko, then yung departure slip yun. And yung ticket ko. So, the immigration officer was checking it and then tinanong niya if sino pupuntahan ko doon. So, sabi ko, my friend ko, then nakita rin siguro niya yung previous na visa ko. So, he asked me na if doon ba ako titira and doon din ba ako previously tumira. So, sabi ko, oo. Then, na-ready ko na talaga yung ticket ko just in case nahanapan niya ako ng ticket. So, tinanong niya if kailan yung balik ko dito. So, sinabi ko, yun, September 28. September 20. Kasi yung expiration ng visa ko is September 28. So, yung pinareserve kong ticket was September 20. And actually, yung ticket ko, reserve ticket lang siya. Hindi siya confirmed ticket. Pero hindi naman hinanap sa akin na ipakita ko or present ko sa kanya. So far, yun ang tinanong sa akin. I'm not sure if madali lang yung question niya because second time ko na ito. Or kasi lalaki yung officer na nag-interview sa akin ngayon. And previously, babae yun. So, marami siyang question. Boyfriend ba ito? May plano pa kayo mag-result? Sure. So, medyo mahabang questions yung nagawa niya. But this time, lalaki kasi yung natanong. Maybe lalaki yung madali yung sa lalaki. So, ayun guys. So, if mag-interview kayo sa immigration, yung lalaki yung piliin niyo. Siya kami makasama na ako. Bye. Pwede na kami by 6:15. Flight namin is 6:30.
So, ang time nito na ayos. Medyo familiar na ako sa Malaysia kasi nung last dito rin ako nag-layover. Usually siguro pagpapunta India, Malaysia yung layover ng Air Asia. Second time ko na dito sa Kuala Lumpur na airport. And maganda talaga siya, malaki. And then maraming charging station, maraming pwede mong tambayan while naghihintay ka ng next flight mo. Kahit doon malapit sa CR, maraming waiting area. So maganda siya. And yung isa pa yung notice ko, yung isang magandang feature ng Kuala Lumpur na airport is yung internet nila. Hindi kagaya sa Pilipinas or sa Manila na international airport, yung kailangan mong mag-login ng phone number mo, tsaka ka may code na ma-receive and then good for 60 minutes or 1 hour lang yung internet sa loob ng airport. And sa naka-try rin ako last sa Singapore na airport and kailangan rin ng SIM card. Pero dito sa Kuala Lumpur, hindi na kailangan ng login ng SIM card, Sherva. And good for 24 hours na yung internet na nila. And maganda yung internet connection. Kaya nga nakapag dito ko na-upload yung video ko na the day I process my Indian tourist visa. So, hopefully napanood nyo na yon. So, ayun. Ngayon ko lang siya in-upload kasi gusto kong makalampas na ako ng immigration bago ko i-upload yung processing ko para sure na makaalis ako, diba? So balik na naman ako. Sabi ng guard na din ng boarding.
Metro Kasay. Final confirm presents po ang TEA Show Flight 84 in the Republic. Thank you, have a happy journey. Finally, I'm out, set. Bye, you say hi, bye. You say welcome to my vlog. Welcome to India, my friend. So, ayun guys, yun yung pagbiyahe ko mula sa Pinas papunta dito sa India. After sa immigration na video, hindi na ako nakapag-vlog kasi nawala na ako ng gana, nawala na sa isip ko na mag-vlog after ng napagdaanan ko sa immigration. So, na-mention ko lang first na yung pag-submit ko sa Philippine immigration, yung sinubmit ko sa counter ng immigration was the departure card and then yung aking passport. And baka may magtanong kung ano yung departure card. Ito yung departure card for Philippine passport holder na aalis papunta mula Pinas, kung aalis ka, lalabas ka, magtutour, magtatrabaho, kailangan mong mag-fill up ng departure card. Record nila to ng mga citizen na umaalis sa bansa. And then, next is yung sa immigration na sa India. So, after ng video ko na yon na nasa immigration ako, wala na akong video kasi pumila na ako and akala ko talaga after kong pumila, stamp ako and then makakalabas na ako. So, pumila ko and nakalimutan kong mag-fill up ng arrival card for passenger. So, bumalik pa ako at nag-fill up. Dalawang beses ako bumalik kasi kulang yung address, kailangan mag-fill up. So, pila agad. And then, nung nasa counter na ako, wala siya masyadong tanong sa akin. Chinect niya lang yung passport ko, inisa-isa niya siguro, and then nakita niya yung previous kong visa. And then, wala siyang masyadong tanong, pero na-notice ko na sumusulat siya sa likod ng aking arrival card. May sinusulat siya, and then sabi niya, please wait. And then, I know that there is something wrong kasi tumayo na siya and may hinahanap siya para tawagin. Alam ko na dadalhin niya ako somewhere. So, wala yung hinahanap niya kaya siya yung tumayo and sinabihan niya ako na please follow me. So, sumunod na ako as in that time. Sinasabi ko na lang na i-compose ko yung sarili ko because I know na may mga tanong talaga sila sa akin. So, dinala niya ako parang sa senior officer ata nila yon. And then, binigay niya yung passport ko and then yung departure card sa officer. So, umupo ako. And then, chinect ng officer. So, sabi niya, anong ginawa ko daw nung last na pag-visit ko sa 6 months na pag-stay ko dito sa India. Then, I said, nag-tour ako, sir. And sinabihan niya ako na huwag akong magsinungaling kasi pag nagsinungaling ka, hindi mo alam ang isasagot mo. Then I said, no, sir, I'm not lying. Then sinabi niya na, at tinanong niya ako na, bakit nang dumating ka, sa Chennai ka dumating, and then yung paalis mo was in Delhi. And then sabi ko, because yung boyfriend ko, nagtatrabaho siya sa isang dito, sa Bagal Court. And then, yung Chennai, sa Chennai ako, nastampan ng arrival kasi Malaysia, Kuala Lumpur to Chennai, and then nag-domestic pa ako. So, from Chennai na airport, dalawa kasi yung airport sa Chennai, yung international and then yung domestic. Doon sa international, nastamp na ako and then lumabas ako para papunta sa domestic airport ng Chennai. And then, from domestic airport ng Chennai, nagbiyahe ako papuntang Mumbai. Ang meeting place namin ng boyfriend ko was in Mumbai. So, sinabi ko na doon kami nag-meet. And then, in Delhi, kasi doon sa Patiala nagtatrabaho ang kapatid ng boyfriend ko. And then, doon kami nag-meet along with his parents na galing sa Patna. Parang hindi pa siya convinced ng explanation ko. So, that time, doon ko na binigay yung aking invitation letter. So, sinabi ko, sir,
this is his home address. Kasi nakalagay dito yung home address niya and then yung work address. So, sinabi ko that this is where his home address and then work address then. Parang dinuturo ako pa siya, sir, here. And then sinabi niya na, okay, wait. So, binasa niya yung invitation from the start. So, binasa niya. Then, tinanong niya ako that, ano ba yung mga tanong niya? Yun nga, yung what you did from the last 6 months. So, sabi ko, nag-tour kami, sir. Nag-tour around kami sa India. Kasi may mga lugar din naman kaming napuntahan noon. And then, he asked me that, where did you meet this guy? Then I said, on Facebook, sir, online. And then, at first, hindi pa niya narinig. Sabi niya, ha? What? So, I need to say louder. Sabi ko, online, sir, on Facebook. So, sabi niya, you met this guy online and you come here to meet him? Then I said, yes, sir. Doon na, nag-open up ako kahit hindi niya ako tinanong. Sinabi ko that, actually, sir, we first met in Dubai. When I was working there, pumunta siya for a visit. And then, nung second time, yung last year na pumunta ako dito sa India. And then, just this year, January, pumunta siya sa Pilipinas to also meet my family because I already meet his family. And then, this year, I'm coming here for our marriage. And then, he said, you're planning to get married? And I said, yes, sir. And tinanong niya ako that, when is your wedding date? And then, parang binigay ko sa kanya yung date. And then, okay siya. Actually, I took advantage of my boyfriend's company name. Sinabi ko na he is working in this company. And then, it's also stated there sa invitation letter kung ano yung position niya. So, ilagay niya lang yung sa invitation letter niya, yung work address, and then home address para at least aware sila kung ano yung mga informations na dapat nilang malaman. And then, tinanong pa niya ako that, so, is he here to pick you up? Then, I said, no, sir. Then, he was confused again. I said, who's going to pick you up? Then, because actually, yung mga friends ng boyfriend ko ang kukuha sa akin sa airport kasi Friday, may trabaho pa yung boyfriend ko. And after ng trabaho, tsaka pa lang siya magbabiyahe papuntang Bangalore. So, ang mga friends niya na sa Bangalore, yun yung naghihintay sa akin sa labas. And I said, our friends, his friends, his colleagues from his work is here to pick me up. So, minention ko naman yung company name niya. So, ayun. So, later, kinek-check niya. And then, doon sa arrival sheet, parang may sinulat siya. And then, pagkatapos noon, as in, parang ang tagal pa nang hinintay ko kasi may sinusulat-sulat pa siya. Then, I really nanalangin talaga ako na please, no, let me pass this one. Kasi kung iisipin mo, yung gastos, kung hindi ka makapasok sa India, yung gastos, yung time, tapos naka-schedule na lahat. So, that's the fear of everyone na ma-offload, diba? So, I suggest na pag na-interrogate ka or question ka, magsabi ka lang ng totoo. Kasi, pag nagsabi ka ng totoo, parang kahit baliktarin man yung question sa'yo, alam mo yung isasagot compare sa nag-gumagawa ka ng story. Huwag mo masyadong ipakita sa kanila na natakot ka. Be confident yung pag-express mo ng explanation mo. Huwag kang yung parang confused ka. Kasi doon, kapag sumasagot ka, tinitingnan ka talaga nila. Hindi ko naman sinasabi na dadaan kayo sa same na process na napagdaanan ko. Kasi yung first ko na pagdating dito was very easy. Kasi sa Chennai ako dumating. Yung officer na nag-interview sa akin, parang na-amaze pa siya sa story ko. Really, like that. Parang nag-chikahan lang kami how we met, pumunta ako dito para ma-meet ang family, ganyan. As in, it was very easy. So, ngayon, this time, napagdaanan ko na yung mahirap na part. And I survived naman kahit papano. So, yun lang. Hindi ko naman sinasabi na mapagdaanan nyo rin yun. Because there are times na
madali lang din naman yung sa immigration. Yun lang, be confident sa pagsagot sa mga questions nila and be firm. Hindi yung parang natatakot ka sa kanila. Huwag mong ipakitang na-intimidate ka sa mga questions nila. And additional guys, nung nag-present ako ng aking invitation letter, sinabay ko na rin yung passport, yung front at saka back na passport ng boyfriend ko. Chinek nila yon yung mga pangalan, yung parents' name, kasi nakalagay sa passport na Indian citizen yung father's name and mother's name nila. So, chinek nila. So, ayun, yun nga yung sinabi ko sa first ko na video na even if for the submission ng application for tourist visa doon sa BLS International sa Pilipinas, kahit hindi nila required yung invitation letter, yung passport, tsaka bank statement, dalhin mo lang siya kasi baka kailanganin mo siya sa immigration. Ayun, yun yung experience ko sa immigration dito sa India. And I hope sa mga sa na-share ko sa inyo na experience ko, somehow may naitulong ako sa inyo and may mga informations kayong nakuha regarding sa pagpunta ko dito sa India. I hope you can give me a thumbs up and don't forget na mag-subscribe sa akin channel and click that bell button para ma-notify kayo kung may mga bago akong video dito sa journey ko sa India. So, this is it for this video. Thank you so much for watching. Have a good day!